I'm in shooting now. Nandito kami sa set. I'm so happy doing this movie because Alden is so wonderful. I have a new son and a new friend. And then our director is a great person. And the story is so nice. And my character is funny. And Alden and I are really close. And I love him very, very much. He's wonderful to work with. Walang ka-ere-ere. Pati yung mga kasama niya, sobrang sarap kasama. So, para lang kaming family dito nag-e-enjoy. Welcome back, mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At siyempre, magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga ka-Aldab. Ito yung lagi kong o pilit kong pinapaliwanag po pagdating kay Alden Richard sa mga pelikula po niya. Talagang wala pong tulak kabigin, mga ka-Aldab. Di po ba? Napakaganda ng mga mensahe na binibitiw po sa kanya. Pero bukas sa makalawa, iba na nga po magiging interaction ng mga netizen. Di po ba? Ito, halimbawa po ang mga ka-Aldab, ang hello, love, goodbye. Di po ba? Walang feedback na hindi maganda. Walang feedback na pangit yan, iba yung gali ni Alden. Pero pagkatapos po na mga ilang taon, biglang may lalabas na ganyan. Di po ba? May lalabas na mga interview na ganito, ganyan, ganon. Di po ba? Medyo nakakadismaya. Pagkatapos mong puriin ang isang Alden Richards, iba naman ang sasabihin mo pagkatapos ng mga ilang taon. Di po ba? Medyo nakakalungkot yung mga ganyan, mga ka-Alda. Pero kumbaga, bago tayo tumuloy sa ating pinaka main topic, mga ka-Aldab, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal ngayon o nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Alam nyo po ba, mga ka-Aldab, na napakaganda at talaga naman pong masasabi natin 101% legit po, mga ka-Aldab, ang mga kumakalat ngayon patungkol po kay Mengay pero at kay Alden. Pero bago natin yan, tuloy po muna natin. Itong movie talaga ni Sharon Cuneta at ni Alden, talagang napakaganda nito kasi mother and son nga po, mga ka-Aldab, na iba yan eh, megastar yan eh, muling magbabalik pagkatapos ng ilang taon sa showbiz. Siyempre, ano yan, hasang-hasa na siya at yung willing, yung pag-arte mo na talagang bigay na bigay ka. Dahil ito po talaga ang namimiss na mga artista na nawala muna pansamantala sa industriya. Real talk, mga ka-Aldab, totoo to kasi sa dami sa lagi po natin panonood ng Eat Bulaga, ng mga panahon po si Mengay at si Alden, di po ba nung panahon na nagkaroon ng mga pandemic, tapos nagkaroon pa ng mga tanggalan sa GMA, yung na-interview po sa bawal judgmental, gustong gusto nila na kahit may edad na, gusto pa rin po nila ipakita yung husay at galing nga po nila pagdating nga po sa camera. Sinasabi ko lang po yung katotohanan, mga ka-Aldab. Well, punta na po tayo sa ating pinaka main update. Ang mga post ni Mengay ngayon na pinagpepiestahan po sa social media. Ang kagandahan po nito, mga ka-Aldab, pinost niya sa Twitter. Di po ba? Alam naman po natin na hawak ng Aldab Nation ang Twitter. At ni isa, wala pa pong nakakabuwag niyan. Real talk to international. Kaya po ang Aldab may pinaka masasabi natin world records na pinangahawakan na hindi po matitibag nino man, mga ka-Aldab. Tayo po ay nasa history na, mga ka-Aldab. Kumbaga, hindi na po pwede nilang kumbaga itsaperahan ng Aldab. Dahil sa totoo lang po, di po ba, sinasabi ko lang po ito sa mga hindi po nakakaalam na tayo po ang pinaka may hawak ng pinaka napakaraming tweets, di po ba, sa loob lang ng isang araw. Kaya nga dun sa mga taong nagsasabi na ganito ganyan, wala na po, wala na pong makaalis ng record ng Aldab Nation. Kaya nga po natuwa ako nung makita ko to po sa post o makita ko tong ipinost ni Main Mendoza. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, chill lang tayo, mga ka-Aldab. Yun lang yung maganda, yun lang yung
masasabi natin kaaya-aya. Sabi ko nga po sa inyo, depende na lang po ito sa mga papaikakalat nila, depende na lang po ito sa mga sasabihin po nila. Ang importante lang naman po, mga ka-love, eh yung mga update. Di po ba, nasa Coldplay na kung saan binuhat po ni Alden Richard si Maine Mendoza para lang po makapanood dahil sa dami nga po ng tao. Di po ba, tapos silang dalawa lang po at yung mga kaibigan nila ang magkakasama, pero bakit mas ito, kaya nga po ito eh. Hindi ko sukat akalain, mga ka-Aldab, na sasabihin po talaga ito ni Mengay at ni Alden na hindi, wala po silang relasyon. Di po ba, kahinahinala naman po talaga kasi na yung mga panahon na ganun, bubuhatin mo yung isang babae, tapos kumbaga, pasensya na po kayo kung inuulit ko lang ha, para lang po sa mga baguhang dumadaan sa channel natin. Na kakain kayo sa isang plato, gagamitin mo yung isang kutsara, sisip-sipin mo yung buko, isang istro lang ang gamit ninyo, di po ba, magsusubuan kayo, tapos makikita. Although sabihin na natin, eh hindi, Mr. Destiny, ano yan eh, Kalye Serye yan, tsaka sa Barangay 1 for All yan, ano yan, yung... Ano yan, yung pampakwela lang po yan sa mga fans nila, pampakilig. Eh bakit pati off-cam? Di po ba? Yung off-cam na nakikita magkasama yung dalawa, labas na po yung camera doon ha. O, sa Cebu, sa mga kaganapan, sa mga event. Di po ba? Bakit lagi po sila magkasama? Kung titignan mo, laging sabay dumating. Halatang halata naman po. Di po ba? Tapos sa Broadway o... Pagdating ni Mengay, yung kotse niya, agad-agad, ay yung van niya, agad-agad na andyan na si Alden. Doon pa lang mapapaisip na po kayo na parang may mali. Di po ba? Although hindi nga po pwede magsabay dahil may kanyi-kanyang sasakyan. Pero pag umalis po sila at pumunta ng barangay, kita nyo naman po, mga kahaldab. Di po ba? Kaya sabi ko, depende na lang po ito sa mga kumakalat. Depende na lang po ito sa mga taong... nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganyan, di po ba? Ilan naman po yung kagandahan. Sabi ko nga po sa inyo, depende pa rin po ito sa sinasabi ng iba. Depende pa rin po ito sa mga magre-react, di po ba? Binabalita ko lang, although, kayang ka na naman, Mr. Destiny. Throwback na naman yung pinapaliwanag mo. Wala na bang bago? Puro luma na lang? Okay lang, makakalab. Sabi ko nga po sa inyo, kanya-kanya po itong opinion. Kanya-kanya po itong pananaw. Ang importante lang naman po, maging updated po kayo. Di po ba? Kung ano yung mga nababalitaan, nababasa ninyo, etc. etc. Okay lang yan. Basta punta lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny. Lahat ng mga nakita nyo, ipapaliwanag natin yan. Hindi porket nag-post, may kahulugan na. Depende po sa mga post. Di po ba? Real talk yan. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay lagi lang po kayong tututok sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.